So yung tap water, ayan, kumukulo na. Habang yung ating pure drinking water ay walang pagbabago. O ayan. What's up guys? So for today's video guys, ay bibigyan natin ng full review itong Watermax Package 10. Yes, yes. Tapos na natin yung vlog yan. Tapos na ba ito? Okay. Eh, ano yung vlog natin? May maliit doon. May ginagawa sila. Small but terrible. Ah, ito. Oh, small but terrible talaga to guys. Kasi para sa kaalaman yung lahat, bago pa gumawa kami ng malalaking machines, kagaya ng Package 10, ay nag-start ang Watermax Enterprises muna dito sa maliit na to. So meaning, ito talaga ang aming expertise. At yung principle ng maliit at malaki ay parehas lang. So kung ikaw ay mayroong bahay sa mga viewers namin, meron kang camper van, mahilig ka mag-outing, mahilig ka sa mga outdoor and everything. So itong machine na to, ang kailangan mo. Demo ko sa inyo kung paano to kinakabit. Let's go. Nakita nyo guys yung fittings ito. Green, di ba? 10F, di ba? Parehas ng ating mga fittings. Oh. Quality kasi, di ba? So ito guys, yung nilalagay naman dito sa loob. Yan. So ngayon guys, ito yung buong machine na small but terrible na kaya mag-produce ng purified drinking water. Subukan natin ngayon sa aming sariling bahay. Tara, samahan niyo ko at ikabit natin itong machine na to. Ayan. Sa mga gusto palang mag-order, you can call Watermax Enterprises sa aming Facebook page. Ito yung isang display natin. So meron tayong ibang klase, no? Meron tayong hindi siya transparent. Ito naman guys ay transparent. So in case lang na gusto mong makita kung kailan ka dapat magpalit ng filter, ay pwede kang option na ito yung bilin mo. But if you're not requested to see this, pwede naman guys itong hindi na transparent. Tara, ikabit natin guys. Let's go! What's up guys? So ngayong araw ay nandito tayo sa aming kitchen, ang paboritong tambayan ng aking misis at syempre ng aking mga kasambahay. So nandito tayo ngayon sa pangbahay na water refilling station. Yes, ito po yung mini. So nakikita nyo ngayon guys, ito yung ating reverse osmosis system na actually ginagamit ito sa mga camper van, sa mga pang household, sa mga restaurant, at sa ibang mga purposes. So kung kailangan mo ng safe drinking water, so ito na yung kailangan mo. So ito naman yung ating owner's manual, yan ang Watermax reverse osmosis water purifier, ayan siya. Uy, uy. Ano yan? Sir, tubig, sir. Tubig. Pambihira ka, sandali. Pambihira ka, tiplor. Ay, tubig kasi, sir. Eh, wala tayong tubig? Yes, sir. So ito lahat binuhat mo kanina? Yes, sir. Ang lakas mo naman. Yes, sir. Ikaw ang galagin ito? Yes, sir. Ngayon, mula ngayon, tiplor, hinding-hindi ka na magbubuhat niyan. Yes, kasi meron na tayo dito. Tara, meron tayong sariling water purifier na ngayon. Ayan. So ipakita ko sa iyo, Ate Flor, eto masarap tong tubig na to. Ayan. At ang lakas. Ang lakas ngayon. Di ba? Oo, sir. Alika, tingnan. Tingnan nyo, guys. Ooh! Wow! At alam mo ba, Ate Flor, hindi lang to basta mineral. This is a purified drinking water. At itetest natin yung tubig. Oh, syempre. Yan. So yung mga puti na yan, yan yung karaniwang nakikita nyo sa mga water refilling station. Ang tawag dyan ay microbubbles. Okay? So, kuha tayo ng sample ulit. So kapag nagma-microbubbles na ganyan, ibig sabihin, maganda yung tubig kasi maliit ang molecule niya. Test natin yung tubig. So, tinan mo ati Flor yung TDS niyan. Oh, 10. Yan. So dahil bagong install pa lang siya, medyo mataas pa siya. Minsan actually, bagong install, medyo nagte-30, ganun, 10. Pero actually, mababa na yan. 10, 11, ganun. Kasi kaka-install pa lang namin. Kau naman kasi, di ka nagsabi na, oop, lakas. Di ka nagsabi na mag-iigib ka pala ng tubig. Okay, Ate Flor, ganito yan. Kapag kukuha ka ng tubig, pipihitin mo lang dito. Yan. Malakas siya, no, Timo? Oh. Hindi ka na mag-iigib ng tubig ngayon. Oh. Tikman natin. Talaga, sarap, bro. Ang sarap ng tubig. Manamis na miss. Ngayon,
Yan guys, para makita nyo rin kung saan ba nanggagaling yung tubig. Nanggagaling siya sa aming tap water dito. Yan. So ito yung ginawa naming conversion. Naglagay lang kami ng tea dito sa faucet namin. Actually, pwede naman dito ilagay yan. Rekta dito. Yan. Pwede nyo ilagay dito. Pero ang ginawa naming setup dito kasi mas malinis tignan. Kasi pag dito may hose na nakaganon. Para makita nyo guys kung saan siya galing. Ito yung dati niyang product. Ayan o. 247, 246. Yun yung dumi niya. Ngayon, ang trabaho ng system na ito, Ate Flor, yung tubig dyan sa hose na yan, papasok dyan, tapos pupunta dito. Dito, yan. So, ito yung inlet. Ngayon, itong inlet na to, ang laman nito ay sediment filter. Tapos ito naman, ang laman naman ito ay activated carbon. At ito naman ay yung granulated activated carbon pa rin siya. So yun yung laman niyan. Parang parehas na rin siya sa mga malalaking water refilling station na industrial. So parehas na lang din siya. Ngayon, paglabas naman dito, pupunta naman siya dito sa motor pump na to at hihigupin niya at ibabato niya dito sa reverse osmosis. So yung reverse osmosis naman, ang gagawin niyan, paghihiwalay niya yung malinis at yung marumi. So yung malinis pupunta dito at yung marumi pupunta dito. So ito, marumi yung tubig na tumatapon na yan. Pero kita nyo, mahina lang siya. Oh, di ba? Mahina lang siya. Ngayon, ang sistema nito, nag-iimbak tayo ng tubig dito sa may tanke na to. So, kaya tinawag na reverse osmosis para meron kang storage tank. So, ito medyo mabigat. Around ang laman nito ay 10 liters. So, ang capacity ng reverse osmosis na ito ay 100 to 75 gallons per day. Yes, ganun kadami. Dami naman siya. Yes, kaya nang painumin isang buong restaurant. Di pwede na siya magbibenta. Ay, huwag ka magbibenta. Ano ka ba? Pangatin lang to. O, pero pwede mo ibenta kung gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Pero ito, design siya pang bahay lang. Pero matipid sa tubig at saka sa kuryente. Dahil ito ay 24 volts lang. Yan. So dahil matipid naman siya sa konsumo. Ngayon, ang mangyayari, pagpasok sa tangke na to, lalabas siya dito at i-filter ulit ng isa pang polishing carbon na ang trabaho naman to is para sumarap lalo yung tubig. Kaya pag tinikman mo yung tubig, Ate Flor, masarap siya. Sumuntikman. Yes, sir. Kaya, tikman mo na. Oh. Tamis. Oh, sabi sa'yo, matamis eh. Sarap mo. Matamis? Yes, sir. Walang halong biro yan. Wala, sir. Tsaka hindi ka na magbubuhat. Wala ng buhay. Oh, wala na. Ito na, oh. Oh, pag-aagaanin natin ang buhay mo. Ayan na. Pag-aan ng buhay. Ngayon. Talaga, sir. Yes. Ngayon, ang mangyayari dito, so, dahil sinabi ko sa inyo kanina na ito ay pinatapo niya yung marumi at yung malinis naman ang kinukuha natin. So, itong tumatapo na ito, to prove you na marumi, itest natin. Kita mo? 377. Yung supply niya, ito yung supply, 247. So, mapansin nyo, mas marumi yung tumatapon dito compared dito sa water supply. Ngayon, lahat ng malinis pupunta lang dito. Yan, lakas oh. O, diba? Lahi ng siret. Kasi may pressure. So, pagka nakakuha ka ng tubig dito, ang TDS ito, around 10 lang. Yan, 8, 10. So, yun lang ang TDS niyan. Ganun kababa, oh. 10 lang. So according sa ating safe drinking water, ang pwede mong inumin sa purified ay 10 below. Actually, yung 600, pwede mong inumin yung 600 ppm. Tapos, itong actually, yung tubig pa lang natin na 200 plus, pwede mo nang inumin yan, kaya lang mineral. Kaya lang ito, pumasok pa tayo sa 10. So ibig sabihin, kahit babies, pwede uminom. So mga viewers natin na mayroong anak, may infant, may sanggol, pwede nang inumin to. So ito yung buong setup natin, buong system natin, kasama na itong stainless ng Watermax Enterprises. Okay, tapos ito pa yan, Ate Flor. Meron tayong pang-test dito. Itong pang-test na ito, ang tawag dito is water electrolysis. Ayan. So, ito ay naka-registered sa FDA approved. So, nakalagay naman dito, no? Place electrodes water before powering on. So, kailangan iset natin siya doon. Ito, ang trabaho nito para makita mo yung dumi na nati-check ng TDS natin. So, pre-prepared natin yung baso mamaya. So, nakalagay naman dito, ayan, this water electrolyzer is identified as the most simple and effective water quality testing apparatus by the Food and Drug Administration or FDA of United States. Oh, United States pa. Ang lupit, no? United States pa. So, ganun kalupit yan. Tapos, nakalagay naman dyan yung mga caution mo. Do not touch, ganyan, yung mga ganun-ganun. Tapos ngayon, ito yan. Nandito na rin yung ating details kung ano yung mga lalabas doon sa ating tubig na makukuha dyan. So, ngayon, kailangan natin ng baso at itest natin to. Okay, so itong isa ay kukuha tayo dito. Yung ating water source. At pagkatapos, ito namang isa ay kukuha tayo dito. Pagpantayin lang natin. So, ito yung purified. Ito naman yung galing doon sa tap water. Para ma-check natin maigi, test natin siya. Makita mo, konting ano lang, nagbabago agad. So, kuha pa tayo. Kasi bagong install pa lang to eh. Kaya,
Acidez naman ito ay 8. Ayan. Nagbabago-bago, pero 8 yan. Ayan. 10. 9. O, yan. Okay, so yun yung TDS niyan. Ngayon, walang cut yung video guys, kung obserbahan nyo, bawal mag-cut para makita natin kung ano ba yung nababasa talaga ng TDS na to. So ang gagawin mo lang, ilublob mo lang to. Ito yung electrolysis natin, no? So asaksak natin dito. Yan. Yan. So mapansin nyo, bumubula na siya. Yan. So dito mo ibaba yung video natin. Ayan. So yung tap water, ayan, kumukulo na. Habang yung ating pure drinking water ay walang pagbabago. O, ayan. Ang mga tsura niya, no? So imagine nyo, naiinom nyo yan. Sa isang baso, kapag iniinom mo to, di ba? Kung umiinom ka ngayon sa tap water, yan na yan. Pero ito, ang TDS ito ay 11, 10, gano'n lang. So, purified kasi ito. Kaya siya ganyan. Oh. Okay, so kita nyo. Walang cut yan, di ba? So, baka isipin naman ang mga viewers natin, baka ito lang yung gumagana at ito ay hindi gumagana. So, kailangan natin gawing battery natin. Papatayin ko lang to. Yan. Para walang daya. Tapos, battery natin gano'n. Yan. Tsaka natin i-on. So, kita nyo sa kabila, pumubula pa rin, oh. Lakas ng kulo niya. Habang sa kabila, ay wala. Yan. Di ba? Ganyan kalinis. Okay. Ngayon, check natin. O, yan ang difference ngayon. Yan, guys. O, yan. So, napakadumi. So, according sa ating electrolysis, kapag daw nakita nyo, yung color, ayan, color shown in electrolysis water indicates a difference in purities in. Pag yellow, acid. O may konting yellow ba? Meron, no? Tapos, kapag green, yellow acid, fluoride, and other organic matter. So, may mga organic matter dyan. Pag green naman, may arsenic, mercury, lead, tsaka copper, and sodium. Ayan, green, no? So, posibleng meron dyang, mercury or lead. Kapag blue naman, bacteria, virus, carcinogen, chemical, fertilizer, and pesticides, and other. So, yan yung mga dyan, pag blue. Pag red naman, may iron, may rust, at may bacteria. So, pag white, sabi nila, pag white daw malinis, hindi. So, pag white, may lead, may zinc, may mercury, and inorganic matter. So, ganun. Pag naman black, meron siyang dirt and heavy metal. So, ganun ang makikita natin. So, eto siya. Ayan. Layo ng diferensya, no? Ito sobrang clear. O, wala siyang kakulay-kulay, hindi puti, walang kaano-ano man. Ito, tinan nyo. Di ba? Ang dumi nyo. So, just try to imagine, ito, pag umiinom ka ng tap water ngayon, nakakainom ka ng ganyan kaduming tubig. Pagka, inanom mo yan, no? O, di ba? Yaks. Yan. So, ngayon, inom na kayo ng purified. Huwag kayo na kayo inom ng tap water. Dapat purified na. Ito yung reject water. Lahat ng nakikita nyong dumi na nandito ngayon, tumapon dito sa reject water. At isa pa sa napansin nyo, guys, itong machine, nag-fully automatic siya. Nag-shutdown siya actually pag walang tubig at pag puno na. Ngayon, shutdown na siya. Wala nang umaandar. O, di ba? So, ganun kaganda yung machine na to. Ayan, mura lang to, guys. At mamaya, ibigyan ko pa kayo ng full review. Unbox natin. Ano pa ba yung mga kasama sa package na to? Ngayon mo lang nakita? Oo. Ngayon mo lang nakita? Yes, sir. Ngayon mo, sir. Siyempre. Hindi ka nino ng tap water ngayon. So, ito guys, kasama sa ating package, yung ating WaterMax Instruction Manual. Sa instruction manual, nandyan kung paano mo siya ikakabit, mga warnings, do's and don'ts, nakalagay naman po dyan. At meron na rin po siyang product profile. Ayan, water purifier, paano i-set up at paano binuo. Nandito na lahat, guys. At kasama ito sa package, ibibigay ko sa inyo. Ayan. So, ito yung mga pyesa niya. May mga fittings kasing kasama. Pwede mo actually install under the sink at pwede mo rin siyang i-install ng nandyan sa ibabaw ng inyong lababo. Pero kung ako pa tatanungin nyo, mas maganda na sa ibabaw ng lababo kasi kitang-kita mo siya, oh. Tsaka sa ganda ng setup natin, di ba? Malinis. Meron siyang tangke. Lahat na rito, failure diagnose, resolution, kompleto. Ayan. So, ito yung WaterMax Owner's Manual na kasama dyan sa ating package yan. Pag bumili kayo. Diyan ka na? Yes, sir. Hindi ka na inom ng tap water? Hindi na, sir. Ayan.
Ano masabi mo, Ate Flor, sa ating produkto? Wow, bilib ka dito, sir. Sarap, ang ganda. Yung totoo, ngayon mo lang nakita? Oo, promise, sir. Ngayon lang, oo. Iinom ka pa ng tubig po, sir. Hindi na. Hanggang pa ng buhay ko dito, hindi na ako mabubuhat. Oh, diba? Hindi ka na magbubuhat. Hindi ka na matambakan ng container na kagaya nun. At saka, masarap ito, sir. Matamis. Matamis ang lasa mo? Oh, yes, sir. At saka malinis na malinis, oh. Oh. Walang halong biro, walang halong kwan. Medyo nag-yellowish siya guys ng konti. Kasi nga, binaliktad natin yung electrolysis kanina. Dahil yung dumi na yun, galing naman sa kabilang side ng electrolyzer natin. Ganda, no? Yes, sir. So, ayan. Bigyan natin ng solid na montage itong ating produkto. Let's go. Ha? First time mo nakita? Oo, sir. Tsaka, galing mo pa mag-gumawa ng... Nachambahan lang yan, Ate Flor. Matagal ng produkto namin to. Ito eh, hindi pa kami bumubuo ng water station. Ito na yung binibenta namin. Bago pa kami mag-engage sa water station. Ito na yung expertise talaga ng Family Maximo. Bumubuo ng mga system na ganyan. Ang dumi, no? Yes, sir. Ito ang dinis, oh. So, ang laki ng convenient. Imagine mo, ang tubig lang, from tap water, makakuha ka ng malinis sa tubig using this machine. So, kung may anak ka, may babies ka, o may pamilya mo na lang, o hindi ka na i-bibili ng tubig mula ngayon dahil ito na. Tapos, ang filter lang, mura lang to, 80 pesos lang isa. Oh, good for 6 months na yun. 80 pesos, 500, 6 months mo nang gagamitin. Kapag ka maliit ang pamilya, abutin pa ng 1 year. Hindi mo na kapaltan. Oo. Ganun katagal ang buhay niyan. Safety na safety ka pa dyan. Yes. And guys, so, i-unbox natin ang package. Hindi ko alam tawag dito sa package ito eh. Basta ito, reverse osmosis to ng Watermax Enterprises. At ipapakita ko sa inyo ang laman dito. So, ito guys, ang laman yan. Ito, pag nakita nyo to guys, ito ang tawag dito ay membrane. O yung tawag nating reverse osmosis. At mapapansin nyo guys, ang nakalagay dito ay hindi lang basta ordinaryong membrane. Ito ay pent air. Yan. Guys, pag pent air, alam nyo na. US yan, brand. So, yan. So, ito guys, ginagamit din to sa mga swimming pools. Kung gusto nyo ng malinis sa tubig para sa inyong mga alagang isda, ay pwedeng-pwede to. So, kasama din dito sa laman ng box ang faucet. Yan. Uy, ganda ng faucet, oh. May ginto. Yan. Meron din tong silver, may iba't ibang kulay ng faucet. Okay? Sa loob ng box ay meron ding filters, syempre. So ito yung laman niyan. Filter 1. Tapos may spanner na rin kasama, guys, yung pambaklas. Filter number 2. So ito yung filter ng sediment, dito nakalagay yan. So ang nakalagay dito is 5 micron. You can use 1 micron if you want. Tapos meron din siyang activated carbon block. So ito naman ay carbon block naman siya. Magkaiba siya dito. Parehas lang siyang carbon, pero this one is a granulated. Kaya siya umaalog. So ito naman ay block. So isang buo siya. Alright. So yun yung laman yan. Ito naman yung pinaka modular natin. Yan. So paano buuin to? Napakadali lang buuin, guys. Ito yung ating Watermax. So pag bubuhin mo, ganito lang, kasimple. Saksak mo lang dyan. Kapag nakakita kayo ng sediment filter, usually nasa unahan yan. So ganito na lang siya. There you go. Tapos, etong granulated ang next. Napakadali lang buhin, guys. Para ka lang nagbubuo ng Lego. At sunod naman itong carbon block. And there you have it. Ayan na. So ito na ngayon, yung tinatawag nating Watermax Reverse Osmosis System na actually ginagamit to sa mga restaurant, mga pambahay at kung saan-saan pa na gustong kumuha ng safe, pure drinking water. So kung ano nagagawa ng malaking yan, ang quality nun, parehas lang nito, kaya lang ito ay maliit, compact at pang home use. At syempre, maliit ang production compare dyan kasi pang commercial yun. Okay, so ganun ang difference niyan. At syempre, sa laman din ng box natin, meron din tayong kasamang fittings. So ito pa yung isang spanner natin. Ayan, dalawa na spanner niya. Isang spanner ng membrane.
at isang spanner ng filter. Next one is mga hose. Ayan, kasama to. Tapos, yung mga fittings nyo para sa faucet. So, pwede mong erecta doon sa faucet natin. At mamaya, i-explain ko sa inyo kung paano namin ito ginabit sa aming bahay. So, ito naman ay stand-alone siya. Pwede naman siyang nakadirekta doon sa inyong wall. Next na laman ng box ay ang, tada! Ang Watermax storage tank. Okay? So, ito ang one-way tank na to. Ibig sabihin, kung saan dadaan yung tubig mo, doon din lalabas. Kaya nga one-way. So, yun yung lahat ng laman ng box na to.